Hi, mga kamakina. Ayan, part 2 tayo. Tumaas na yung conductivity niya, 13. Pero, ika-calibrate na lang natin conductivity na ito. Calibrate na lang natin para malaman natin talaga kung may sira. Kung may sira pa. Kasi pinalitan natin to ng direction motor. Yung ginamit natin kanina dyan, direction motor. Calibrate natin conductivity cell. Kaya lang natin mag-stable. Pag nag-stable na yan, adjust natin yung makikita natin conductivity rito. Dito sa machine.
niyan, 13.2. Ilagay natin 13.2. So, tignan natin ngayon kung may pagbabago. Kanina 13 lang, 13.0, tignan natin kung ilan ang iangat nito o mag-stay pa rin siya sa 13. Ayaw niya talagang umangat, so kailangan na itong i-calibrate yung volume. I-calibrate natin yung volume. Walang ko ng acid at saka bicarb. Yung bicarb, ito yung acid. Mas prepare kong gamitin tong tea kesa dito sa ginawa niya. Hindi pala toto. Ang isa pa. Ito. Mas gugustuhin ko pa to kesa dyan. Kasi hindi ko na kailangan ripilan dito. Dito ko na siya ripilan. Sa baba.
Pakita ko na sa inyo kung paano. Yan, bumagsak uli sa 12.9. Ay, mali pala itong kinuha ko. Ito pala dapat. T. T ako ng TX pala. Unahin natin acid. Yan, inalagay nyo lang yan dito mga kamakin ha. Kasi ipupus po lang yan. Y. Kailangan lang natin ma-reach yung zero. Gagawin natin, punta tayo sa volume. Acid volume. Tapos ipaprime muna natin para matanggal yung air. Yan na, hihigop na siya. Ay. Bagal bumaba na ito.
to siya sa 15.3. Pero 16 to nakalagay dito. Prime pa lang naman yun. Kasi pa-prime pa natin to ulit. Prime ulit. So may something yung pump, pero kakalibrate natin whatever na lumabas dito. So lagay natin 15.5. ah, wala pa pala, prime pa lang nga pala to. So uulitin natin yan. Ito na yung final, dito na tayo kukuha ng result nya. Final na confirm. Kung ano yung lalabas dito ngayon, yun ang ilalagay natin dito sa volume. Wala. Sira nga yung ano neto mga kamakina, yung spring. Kasi wala siya dun sa 16 eh. Hanggang 15 lang siya eh. So ang gagawin natin, balik natin sa dati.
kukuha tayo dito sa PMK to, wala tayong parts. Tingkas. Okay naman sa mga kamakin, ha. Baka yung pump to. Palitan muna natin tong isa. Baka magpalit tayo ng pump. Yan, mga kamaki na walang problema yung spring. Pero hindi siya umihigop. So baka yung pump na yan, so titignan muna natin, pinalitan natin, at least matatry muna natin. Try natin to. Galing din to sa ibang machine. Thank you.
Pinalitan ko yung spring kasi matagal na siya dyan na-stop. Ayan man, hindi na siya umihigop. Ayan mga kamakina. Hindi na siya umihigop. Palitan natin ito.
umihigop na. Pero tignan natin kung aangat ng conductivity na ito. Are you done, Carl? Almost. Oh, wait. No, not even close. Yeah, na. Mga may conductivity. Okay na mga kamakin ha, pero kinalibrate natin to kanina, kaya ikakalibrate ko siya ulit. Okay na yung conductivity natin, 13.1, yung kinalibrate natin kanina. So, calibrate natin ulit. Sana at least 13.2 at saka 3. Okay na ako dun. Tapagat. Calibrate kayong conductivity si cell. Thank you.
kailangan natin mag-stable. Ngayon 13.5 na siya. Kanina 13.1, 13.2 lang. Ngayon 13.5 na siya. May sira talaga yung pump natin. Palitin na talaga. Stable ah. Na. Narinig na ako. 13.6. Ayan. 13.6 mga kamakin ha. So lalagay natin dyan. 13.60. Confirm. 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 Tignan natin kung aangat na sa 13.1. At least 13.1 and 3. 2, 3. Kahit tumabot pa siya ng 4, okay lang. Wala kayong magawa? Wala kayong magawa? Wala kayong magawa? Nakuha nyo na yung basura eh. Third floor. Ilang ano ako patapos? Ha? Huh? Wala kayong pipa?
mga kamakin ha, 13.2. Yan ang gusto ko, 13.2, 13.3, 13.4. Okay lang yung between na ganyan. So test na natin siya. Balik na natin ito lahat. Na-test ko na yan, hintayin na lang natin matapos yung test. Nagtetest na yung negative. Nagtetest na yung negative niya.
magte-test na yung post pressure niya. Malapit na matapos 'to. Ko na. Ano mga kamakina, test complete na siya. Okay na yung machine natin. Conductivity. Ngayon 13.1, okay lang 'yan. Kaya naangat na uli 'yan. Babalik na 'yan sa 13.2 or 3. And wala na rin ulang flow error kasi pinalitan na natin siya ng duration. Ay hindi, kinalibrate na pala natin to dahil sa sobrang baba ng pressure niya. Tapos nung tsaka ng conductivity, mababa din na sa 12.7 at 8. So nung kinalibrate natin yung duration, ganun pa rin. Kinalibrate natin yung acid niya, ganun pa rin. So, yung pala, yung pampang may problema. So, hindi na natin siya kinalibrate. Basta lang natin nililigay dyan, umukay na yung machine natin. Pero kahit pa paano, ikinalibrate ko siya kasi ikinalibrate ko siya ng kanina doon sa pump na sira. So, okay na itong machine natin. And 13.3 na siya. Ganito na lang tayo. Please like and subscribe ka bakit ng vlog. Huwag sana kayong magsasawang manood kasi matutunan kayo kagaya ko. Okay mga kamakina, please like and subscribe. God bless.